Part 29. We really don't expect na magkakasundo kayo, Belinda. It's really good talaga na nagkakasundo kayo ni Kuya Van. Si Kay habang nakangiti, hindi pa roon natatapos ang pag-uusap at ang tanging ginawa lang no Van ay manatili sa pwesto at tumahimik na lang. Pinigilan ni Van ang sarili na magsalita pa dahil baka kung anong masabi niya. Ayaw pa naman niyang pangunahan si Belinda kay nanatili siyang nakasandal sa sofa at nakapikit, his face is facing the wall. Yumigting ang panga ni Van sa mga naririnig niya mula sa mga kasama nila. Ilang sandaling tahimik si Van, pero lumipas ang ilang sandali, hindi na niya napigilan ang magsalita. You will be my wife, not my sister. I wouldn't let that happen. No way, Belinda, Van whispered. Pero sapat na para marinig ni Belinda na katabi ni Van. Nanigas si Belinda sa upuan niya sa narinig niya ang mga salitang iyon mula kay Van, dama rin niya ang bigat at seryoso ng mga salitang binitiwan ni Van sa pagitan nila. Nanatili at tuloy ang pagtawa at pag-uusap ng mga pinsan ni Belinda, but her attention was still on there. Muling natahimik si Van at nang tignan ni Belinda ay nakapikit pa rin ito na animoy tulog, but she knew he is not. Uminom muli si Belinda ng tubig, naramdaman ang malamig na likido na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang mag-focus sa pag-uusap sa paligid nila, ngunit ang kanyang isip ay abala pa rin sa pag-iisip kay Van at sa mga sinabi nito, he wants me to be his wife. While thinking that, pakiramdam ni Belinda ay talagang nakalutang siya. Everything felt unreal dahil napakarami na nang nangyari, but here she is, hearing those words from Van. Belinda kissed Davia H's forehead while she was still sleeping, pero sa paghalik niya ay mukhang naalimpungatan ang kanyang anak kaya napakagat si Belinda sa labi at napalayo. I'm sorry, did I wake you up? Agad na tanong at paghingi ni Belinda nang paumanhin kay Davia ay. Inaantok pa si Davia habang nakatingin kay Belinda. Where are you going? Mahinang tanong ni Davia, nahalatang antok pa rin, pero kahit na antok ay nagawa pa rin itong itanong iyon. Sa baba lang ako. I'm going to cook your favorite breakfast as your reward dahil sobrang bait at good girl ng baby ko the last few days, sagot ni Belinda habang nakangiti. Inayos niya ang buhok ng anak at inilagay sa gilid. Tumitig si Belinda kay Davia at hindi maiwasang maisip si Van. Kung hindi lang siya lasing at hindi sobrang inis kay Van kagabi, siguro nasabi na niya rito ang tungkol kay Davia. Pero dahil maraming nangyari, hindi niya nagawang sabihin ang tungkol sa anak niya. Sa puntong to, siguro nga talaga mas maayos na kausapin ko kuna si Davia para sabihin at ipaalam sa kanya ang tungkol sa ama niya. Hindi nagtatanong si Davia tungkol sa ama niya, pero alam niyang magugulat ito kung bigla na lang sumulpot si Van kaya mas maigi na sabihin na muna sa kanya para makapaghanda ito. Really? Yehey. Okay, mommy. Masaya, pero nandoon pa rin ang antok. Ilang sandali ay napahikab si Davia and after that, nagsalita naman na ulit ito gamit ang mahina at sobrang lambot nitong boses. I'm still sleepy, can I sleep more, mommy? Tawagan mo na lang ako pagtapos ka na magluto, sabi ni Davia na napapapikit-pikit pa, kaya naman agad na napatango si Belinda. Of course, baby, you can sleep more. Aakyat na lang si mommy to wake you up kapag kakain na tayo, is that fine? Tumango si Davia at ngumiti pa ito ng malapad. Muli siyang humikab saka muling magsalita. Okay, mommy, I love you, iyon ang huling sinabi ni Davia bago tuluyang ipinikit ang mga mata at niyakap ng mahigpit ang malaking teddy bear sa tabi niya. Maagang nagising si Belinda kahit na sobrang late na siya natulog kagabi dahil late din sila dumating mula sa bar. Ngayon nga ay masakit pa ang ulo niya, pero kaya pa naman niya. Nang malayos na niya ang kumot ni Davia, agad siyang tumayo at lumabas ng kwarto. She was planning to cook Davia H's favorite breakfast this morning, champurado and nuggets. Pwede naman sanang ipaluto na lang ni Belinda dahil sobrang dami ng kasambahay nila sa first house, o kaya tumawag sa resort dahil mas marami ang chef na naroon. Pero alam ni Belinda na mas gusto ni Davia ang luto niya, kaya siya na mismo ang magluluto and this is really Davia H's reward kaya talagang magluluto siya for Davia. Saka matagal-tagal din sila sa Ilocos kaya dapat lang na ipagluto niya ang anak niya. Pababa na siya ng hagdan nang matigilan siya sa nakita niya. It was Van with Belinda's parents Edie and Sylvia.
Napakurap-kurap si Belinda dahil seryoso ang pag-uusap nila, pero sandali lang iyon nang maalala niya na nasa taas si Davia at pwedeng bumaba ito kapag biglang magising siya. Oo, at nasabi naman ni Belinda na aakayat na lang siya kapag nakapagluto na, pero iyong kaba, at hindi napigilan ni Belinda. Kumabog ang dibdib ni Belinda. She still didn't say anything to Van, kaya naman lalo siyang kinabahan ngayong nasa iisang bagay si Davia at ang ama nito. Wala naman siyang plano na itago si Davia kay Van, pero sa puntong ito, hindi niya maiwasang kabahan. Literal na natigilan si Belinda sa pagbaba, pero dahil sa ginawa niya iyon, napasulyap si Van sa kanya, ganoon din si Edie at Sylvia. They stop what they talking at tinignan si Belinda. Van say as he saw how gorgeous Belinda is this morning. Bigla tuloy niyang namiss iyong mga panahon na nagigising si Van na si Belinda mismo ang nasa tabi niya at bubanggap sa kanya. Those night and days na kama niya si Belinda ay talaga namang unti-unti nang pumasok isip ni Van. Anak, it's good that you are here. Sabi ng mama niya na seryoso ang tono, kaya dumb-oble ang kaba ni Belinda. Tumingin si Belinda kay Van na tila nagtataka, pero kinindatan lang siya ni Van habang nakangiti, kaya naman napairap na lang siya. Huli na nang maalalang nakatingin din pala ang mga magulang niya sa kanya at paniguradong nakita ang pag-irap na naginawa niyo. Sa huli ay napanguso ng love si Belinda. Naguguluhan man, bumaba siya at lumapit sa sofa kung saan nakaupo sila. Good morning, bati ni Van ng mahinahon at tumayo pa ito. Si Edie at Sylvia naman ay napatingin lang kay Van nang tumayo siya para salubungin si Belinda. Hindi pa nagagawang makapagsalita si Belinda nang muli siyang nawala ng salita dahil may inabot si Van sa kanya isang white rose. Isang tangkay lang iyon, pero pinabilis ang tibok ng puso ni Belinda at nagpalunok sa kanya. Hindi tuloy niya alam kung kukunin ba niya o hindi, pero sa huli, kinuha na rin niya iyon at agad na umiwas ng tingin. Bigla siyang namula dahil pakiramdam niya nagmukha na siyang isang high school student na kinikilig. So she tried her best na huwag ipakita kay Van ang namumula niyang mukha. Thank you, mahina niyang sabi at tumingin sa kanyang ina na nakaawang ang labi. Nakagat na lang ni Belinda ang labi dahil alam niyang nakita ng kanyang na ang pamumula ng mukha niya, kaya nakaramdam siya ng pagkapahiya. Sit down, Belinda. This time, si Edie, ang ama ni Belinda ang nagsalita, na may seryosong tingin at boses, kaya napatingin ulit si Belinda kay Van at kumunat ang noo, sinusubukang hanapin sa mukha nito ang sagot kung bakit sobrang seryoso ng mga magulang niya. Hindi na napigilan ni Belinda ang magtanong sa isip kung ano ang pinag-usapan nila bago siya dumating. May sinabi ba si Van? Ano ang sinabi niya? Ano ang naging usapan nila? Umupo si Belinda gaya ng iniutos ni Edie, at nang makaupo na siya, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Edie. I don't know what's happening, but Van came here early today to ask for permission to court you, paunang sabi ni Edie gamit ang seryosong boses. Po, gulat na tanong ni Belinda bago muling tumingin kay Van para kumuha ng sagot. Court, he wants to court me. Ang mga tanong na iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Belinda, sabay-sabay at halos parang tumakbo siya ng sobrang layo sa lakas ng pagkabog ng dibdib niya sa narinig. Pakiramdam ni Belinda ay parang nabingi siya at mali ang narinig niya. Parang hindi ka panipaniwala na. Van didn't look at Belinda kahit alam niyang nakatingin na ito. Nanatili ang tingin ni Van kay Edie at ipinakita kung gaano siya kaseryoso. Gustong ipakita ni Van kung gaano siya kaseryoso na makuha at mapaakasalan si Belinda. I want to marry Belinda, and to do that, I need to court her. Kailangan ko siyang paghirapan na makuha ulit, and I want your permission dahil kayo ang magulang ni Belinda, seryosong sabi ni Van. Kagabi, gusto ni Van na ihatid si Belinda pero tumanggi si Belinda. Hindi naman na nagpumilit si Van at sinabihan lang si Belinda na mag-ingat. Ngayon naman, andito si Van, nakikipag-usap sa mga magulang niya, at naririnig pa niya ang mga sinasabi nito, kaya parang ang hirap paniwalaan ang lahat. Van, Belinda tried to speak, pero naputol ang sasabihin niya nang sumabat ang mama niya. Ang alam namin, kasal ka at may asawa, Lo. Hearing that you and Zai divorced is hard to believe. Pasensya na, pero hindi ako basta-basta maniniwala, lalo na't anak ko ang pinag-uusapan rito. Kung tingin mo magiging kontrabida ako sa gusto mong mangyari, wala akong pakialam. Hindi ko nahahayaan masaktan ulit ang anak ko dahil sa'yo, dugtong ni Sylvia at malalim na tinignan si Van.
Sinabi na ni Van sa kanila ang tungkol sa divorce bago pa dumating si Belinda, pero hirap pa rin si Sylvia na magtiwala. Mama, mahina hong sambit ni Belinda dahil masyado nang seryoso ang kanyang ina, pero tinignan lang siya ni Sylvia at ibinalik ang tingin kay Van agkay muling magsalita. Sinaktan mo ang anak ko noon. Pinaghigantihan mo siya kahit wala siyang kasalanan. Alam kong plano iyon ng mama mo, pero ginawa mo pa rin kahit alam mong inosente si Belinda. Ngayon, anong kaya mong gawin para patunayan sa amin na hindi mo ito ginagawa para saktan, siya ulit. Kung hindi mo mapapatunayan, don't ruin my daughter's life again and just let go, seryosong dagdag ni Sylvia. Tinuturing pa rin ni Edie na anak si Van kahit anong mangyari, at alam niyang mahal pa rin ni Van si Belinda. Noon pa, si Belinda ang laman ng mga tanong nito kapag nag-uusap sila. Pero nauunawa ni Edie ang asawa niya at hindi na siya makikialam sa desisyon nito. Sa kabilang ama ni Belinda, alam niyang kailangan niya rin itong protektahan at kapay sinaktan ulit ni Van si Belinda, sisiguraduhin niyang siya ang unang susuntok kay Van kahit na ano pa ang pinagsamahan nila. Hindi nagulat si Van sa narinig niya. Alam niyang mahihirapan siya lalo na sa mga magulang ni Belinda, pero hindi siya susuko, hindi na ngayon, lalo na't nalaman niyang walang asawa si Belinda. Hindi ko po alam kung paano mapapatunayan, but if Belinda gives me a chance, I will do everything to make her feel that I'm serious, that this is real. Na this time, I'll marry her for real. Napayuko si Van at huminga ng malalim habang iniisip ang bagay na iyon, na magpapakasal sila, magiging asawa niya ito. And what makes you think na gusto ka namin para sa anak namin? I know, Belinda is already a grown woman, pero, kahit ayaw niyo po, liligawan ko pa rin ang anak niyo. Kung ayaw niyo sa akin, wala rin akong pakialam, biglang sabat ni Van, dahilan para mapanganga si Belinda at mapaupo ng maayos. Edie coughed dahil sa umiinom siya ng kape nang marinig iyon mula kay Van. Ano pang saysay ng paghingi mo ng permiso kung wala ka rin naman pakialam kung ayaw namin? Tanong ni Edie na hindi napigil ang magsalita. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano, pero nanatili siyang seryoso lalo na nang makita ang kunot na noo ni Sylvia. I just want to make it in a good process because I know I was an asshole years ago and badly hurt Belinda. Pero kung ayaw niyo po talaga sa akin, ipipilit ko pa rin. I love your daughter. I want to marry your daughter and I want to be her daughter's father si Davia, tama po ba? That's her name, right? I am willing and want to be a good father, like how you've been a good father to me even if I'm not really your son, seryosong sabi ni Van habang nakatingin kay Edie. Nagkatinginan si Belinda, Edie, at Sylvia dahil sa pagbanggit ni Van kay Davia. Natahimik ang lahat pagkatapos ni Van sa pagsasalita at halos walang gusto magsalita. Ituturing ko siyang tunay na anak ko. I will make her my princess at sa puntong to, iyon ang maipapangako ko. Dugtong ni Van and this time, he looked at Belinda. Ang marinig na sabihin ni Van iyon ay talaga namang nakakapagpatigil talaga lalo na dahil sa katotohanan na anak naman talaga ni Van si Davia. Agad na hinarap ni Belinda si Van nang matapos ang usapan iyong kasama ang mga magulang ni Belinda. Tinaasan niya ito ng kilay dahil sinundan pa siya ni Van papunta sa kusina. Hindi pa rin makapaniwala si Belinda sa mga narinig niya. Okay, the truth is, she's happy hearing those things from Van. Sino ba naman ang hindi magiging masaya? It's been 5 years, but still, she is hearing this from Van, even after what happened between them. Magiging sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya masaya sa mga narinig niya. Pakiramdam talaga ni Belinda ay isa lang iyon sa mga panaginip niya, but then, this is real, this is reality. Mahirap man paniwalaan, but this is really the reality. Reality na kahit kailan hindi inisip ni Belinda na mangyayari dahil kahit kailan ay hindi na siya umasa noon. Umuwi ka na, o kaya pumunta ka na lang sa resort. Nandoon sila Yuhan at iba pa, so you know, you can just go there instead. Saka, may boboring ka lang dito, mariing sabi ni Belinda kay Van dahil plano na niyang kausapin si Davia ngayon para ipaalam ang tungkol kay Van. Pero nilagpasan lang siya ni Van at lumapit sa lababo. Paano ako may boboring kung nandito ka? Vab asked maid Belinda sigh. Van, I'm not joking.
Sa resort ka muna kung wala kang trabahong gagawin ngayon. Mariing-ani ulit ni Belinda, pero parang walang narinig si Van. You're going to cook for Davia. What food is it? Ako na ang magluluto for her, sabi ni Van at kinuha pa ang apron at isinuot ito. Sinuklay ni Belinda ang mga daliri niya sa kanyang buhok at agad lumapit kay Van. Ako na ang magluluto. You don't need to do that. Umalis ka na nga rito sa kusina, sabi ni Belinda, pilit na may halong inis ang boses, pero parang wala lang iyon kay Van dahil nang tingnan siya nito, nakangiti pa ito. Nakahinga lamang ng malalim si Belinda nang tinanggal ni Van ang suot na apron. Doon ka na, siguradong may nakahandang pagkain roon, sabi ni Belinda at kukunin na sana ang apron, pero natigilan si Belinda nang lumapit si Van at siya ang nagsuot nito sa kanya. Van pulled Belinda closer para maitali ang apron sa likuran, and it looked like he was hugging Belinda. Nakagat ni Belinda ang labi nang maamoy ang napakabangong pabango ni Van na kahit kailan ata ay hindi niya makakalimutan. Napangiti si Van nang maramdamang parang naestatwa si Belinda. Hinuit malaki pa rin ang epekto niya kay Belinda and that made him happy right now. Kahit na pinagtutulakan pa rin siya ni Belinda, ayos lang sa kanya, hindi siya patitinig. Van will do everything his best, ngayon pa na alam niyang pwede pa talaga sila. Ham, bango? Kahit hindi pa naliligo, bulong ni Van matapos itali ang apron sa bewang ni Belinda at pag-amoy nito sa leeg niya. Pero napadaing at natatawa na lang si Van nang bigla siyang kurutin ni Belinda sa sikmura. Umalis ka na nga, nakasimangot na sambit ni Belinda at tinulak na si Van, pero pagkatalikod ay kinagat na lang ni Belinda ang labi dahil sa hindi na naman niya mapigilan ang pagngiti. Lumapit si Belinda sa mga kaserola at kinuha ang gagamitin roon. Sunod doon, agad hinanda niyang ang mga kailangan pa. She even got a hotdog and some eggs and bacon para sa hapunan nila na naiwan sa first house. Si Warren, Leah, Edie, Sylvia, Davia, Dave, Gray, at Valerie ang naiwan sa first house habang ang iba ay nagpunta sa resort. Valerie said that Davia wants to go to Palawan this week. Sasama ako, biglang sabat ni Van paglitapos niyang manahimik sa likod at hinaya ang titigan si Belinda sa ginagawa. Isang sulyap ang ginawa ni Belinda kay Van sa narinig habang napaayos naman si Van sa pagkakatayo. You asked Valerie about Davia. Kumunat ang noo ni Belinda sa tanong pero binalik niya rin ang tingin sa ginagawa. Yes, of course. Kailangan kong makuha ang loob ni Mommy, kaya dapat pati loob ni Baby kailangan ko ring makuha, sabi ni Van at hindi na napigilan ang lumapit at yakapin si Belinda mula sa likuran. Umawang ang labi ni Belinda sa gulat. Tinignan ni Belinda ang kamay ni Van na nakayakap sa kanya, hindi alam kung tatanggalin ba iyon o ano dahil sa puntong yun, Belinda really felt relaxed. Ilang sandali pa, binaon na ni Van ang mukha sa leeg ni Belinda kaya nakagat ni Belinda ang labi pagkatapos ng paghinga ni Van ng malalim. Van smelled Belinda's neck, and many memories flooded his mind mga panahon na kahit anong oras ay pwede niyang yakapin si Belinda ng ganito and he missed that so much. Ramdam ni Belinda ang bawat paghinga ni Van sa leeg niya, at talaga namang sobrang lakas ng epekto nito kay Belinda, na nagpapahina na sa kanyang mga tuhod. I asked Valerie about Davia. I really want to be her father, Belinda. Kahit hindi ko siya anak at hindi siya nanggaling sa akin, gusto ko siyang maging anak. I don't care who her father is, but if you let me, I will be her father. Bulong ni Van habang yakap pa rin si Belinda. Kinagat ni Belinda ang labi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto ni Van na maging ama ni Davia, but he is really the father of Davia. Parang hinaplos ang puso niya habang iniisip na kayang tumayo ni Van bilang ama kahit na hindi niya ito anak, that he is willing to be a father kahit na hindi naman hininhi ni Belinda. I did many bad things to you, and I regret it so much. Saying sorry is not enough, but baby, I really want you. I really want to get you back. I really want you as to marry again and be your husband for real. Van's voice was gentle, and those words were really so nice to hear. Hinawakan ni Belinda ang kamay ni Van para tanggalin ang pagkakayakap sa kanya, pero mas humigpit pa iyon. Van, wait lang. Saglit lang. Please. Namiss ko to, sobra. Van, I'm going to. Who are you? Why are you hugging my mommy?
Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Belinda nang marinig ang boses ng anak sa likuran nila. Hindi na alam ni Belinda kung haharapin ba niya ang anak dahil sa kaba at pagkabigla niya. Belinda closed her eyes when Van removed his hands. Napapikit siya ulit at hinigpitan ang hawak sa gilid ng lababo para kumuha ng lakas. Nanatiling nakatalikod si Belinda, pero si Van ay agad hinarap si Davia. Van was wearing a big smile for Belinda's daughter, pero agad na nawala ang ngiti sa kanyang labi nang makita ang mukha ng bata sa likuran nila. "Don't dare hug my mommy again." Nakakunot ang kilay at masama ang tingin ng bata kay Van, at pagkasabi niyon ay agad siyang nilapitan ni Davia at yamakap kay Belinda. "Mommy, are you done cooking?" tanong ni Davia kay Belinda. Hirap na huminga si Belinda nang tignan niya ang anak. She tried to smile, pero hirap na hirap siyang ipanatili iyon dahil ramdam niya ang titig ni Van kay Davia. Napapalunok na lang si Belinda sa mga nangyayar. She looked at her daughter na wala man lang kaalam-alam na nandito at nakita na niya ang ama niya. "Belinda, si Van nandito raw, baka makita niya si OG good morning." Napasulyap si Belinda kay Leah na talaga namang biglang-biglang natigilan sa pagpasok. Kagigising lang ni Leah at kanina ay pagbaba niya nalaman niyang dumating si Van rito sa mansyon ng mga Francisco. Pagkatapos niyang malaman ang tingkol kay Van ay nagmamadali siyang pumasok sa kusina dahil napag-alaman niya rin na nandoon si Belinda. Pinuntahan ni Leah si Belinda para sabihan ngunit tumigil siya sa paglalakad at sa pagsasalita nang makita si Van sa kusina. Nagsisituloy si Leah na nagsalita na ito kahit na hindi pa siya nakakarating sa mismong kusina, hindi tuloy niya nalaman agad na nandoon na din pala si Van at huli na siya sa pagbabala tungkol rito. Kinagat ni Leah ang kanyang labi habang nakatingin kay Van, pagkatapos ay tumingin kay Davia, at sa huli kay Belinda. Ramdam na ramdam sa buong kwarto kung gaano kabigat ang mga mangyayari kaya naman napapakunok na lang si Leah. Nanghihinang nginitian ni Belinda si Davia at yumuko para mag-level sila ng mukha. "Hindi pa ako tapos magluto. Nag-usap kami ng konti ng lolo at lola mo kanina kaya hindi ako nakapagpatuloy magluto. Can you please go to your tita Leah muna, baby? Makakapaghintay ka ba for your food?" Mahina hong tanong ni Belinda, pero sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil kay Van, na nanatili sa kanyang kinatatayuan at tula lang nakatingin kay Davia. "Davia, puntahan natin si Dave." Sabat ni Leah pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Belinda. Pakiramdam niya rin naman na tama lang ang sumabat sa sandaling iyon. Tumingin si Davia kay Leah, tapos kay Belinda ulit. "Okay, mommy, just call me kapag kakain na tayo. Namiss ko na yung luto mo. I miss your champurado." Sambit ni Davia kaya naman tumanggaw si Belinda at sinubukang ngumiti kahit halos nanginginig na ang labi niya sa kaba. Umayos si Belinda sa pagkakatayo at pinanood ang pag-alis ni Davia kasama si Leah. Tumingin pa ulit si Leah kay Belinda bago tuluyang umalis. Nanatili ang katahimikan sa buong kusina. Malaki ang kusina kaya parang nabingi si Belinda sa sobrang tahimik sa pagitan nila ni Van. Kung kanina ay walang sawa sila sa palitan ng mga sinasabi, ngayon ay talaga namang halos mabingi na sila sa sobrang katahimikan. Gusto ni Belinda magsimula ng usapan. Gusto niyang siya na ang magsimula ng gagawin nilang pag-uusap, pero hindi niya alam paano sisimulan dahil hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Van. Gustong malaman ni Belinda ang nasa isip ni Van, pero hindi niya alam paano ito gagawin, ni hindi niya kayang tingnan si Van. Binasa ni Belinda ang labi niya at napatingala. She was about to speak, pero pinutol na ni Van ang katahimikan gamit ang sobrang malamig na tinig. It was so cold na talaga namang nagpapikit ng mariin kay Belinda. "She got my eyes," Leon ang unang lumabas sa labi ni Van bago siya mariing pumikit. Nilagay ni Van ang dalawang palad sa mukha at hindi napigil ang magmura. Sa unang tingin pa lang ni Van kay Davia, sigurado na siya sa isang bagay. Ang mga mata ni Davia na siyang nakapagpatigil kay Van kanina ay muling bumalik sa isip niya. Those eyes, kumalabog ang dibdib ni Van at halos hirap na siyang huminga habang iniisip na wala siyang kaalam-alam. Na parang nagmukha siyang tanga gayong kanina lang ay pinagpipilitan niyang tumayong ama ng anak ni Belinda, pero ngayon, "She's my daughter, she's mine, she's Avil Arriva," ani ni Van, sigurado sa kanyang sinabi. Tinanggal niya ang mga palad sa mukha at mariing tiningnan si Belinda.
Tinignan niya si Belinda na may mapang-usap na mata. Gustong ipakita ni Van kung anong epekto ng ginawa ni Belinda. Van felt happy thinking that Davia was his daughter, pero ang isipin na wala siyang alam, na wala siya noong pinagbubuntis ni Belinda si Davia, ay nagbibigay sa kanya ng halo-halong emosyon. He was happy, yet hurting at the same time. Kitang-kita ni Belinda ang pamumulan ng mata ni Van. It made her lose what she wanted to say. She looked down, lalo na't hindi niya kayang makita ang sakit ni Van. She could clearly see the pain in his eyes. And don't you dare say she's not my daughter, Belinda. One look and I know she's Ava Lazari, so don't you frivitsking dare say na hindi, banta ni Van nang makita niyang tila may sasabihin si Belinda. It left her speechless. Belinda never intended to deny it, nor did she even think of it, but she was stunned, unsure of what was the right thing to say in this situation. Van turned his back on Belinda, placing both hands on his waist. He didn't know what to think, but what was clear to him was that he felt broken, knowing now that Belinda had hidden their child from him. 5 years. Bumalik ang katahimikan matapos magsalita si Van. Pakiramdam ni Belinda ay nawalan siya ng lakas, pero alam niyang kailangan niyang maging matatag, lalo na't kailangan nilang mag-usap ng maayos ni Van. Huminga siya ng malalim, pilit nilulunok ang emosyon sa kanyang dibdib. She wanted their conversation to go well. I'm sorry that I didn't say anything to you about Davia. I know this is, Belinda started, but Van quickly cut her off again. Alam ko kung gaano ako kagago noon. Alam ko kung gaano kita sinaktan noon. I am frivitsking aware of that, Belinda. I can't even forgive myself because I know everything is my fault. Kasi gago ako, sinaktan kita at hindi kita kayang ipaglaban noon. Pero ang itago sa akin na may anak tayo. Itago sa akin na may anak ako. That's frivitsking too much. Hindi na nakayanan ni Van at inilabas ang lahat ng gusto niyang sabihin. He looked so mad, but really hurt. Napayuko si Belinda, mas lalo pang lumalim ang kaba sa dibdib niya. Gusto niyang sabihin na hindi naman niya Jean Austo itong itago, pero alam niyang Jean Austo niya ito at ayaw niyang magsinungaling para lang mawala ang galit ni Van. Alam niya na wala siyang balak ipaalam kay Van na may anak sila, so all Belinda could do was to stay quiet and bite her lips. Nanatili si Belinda sa katahimikan, pilit nilulunok ang mga salita na gusto niyang sabihin. She knew there was no excuse that could erase Van's anger, so even though she wanted to speak, she held back because she didn't want to tell a lie. She made a choice and now had to face the consequences. Say something, Belinda. She's my daughter, yet I didn't even know. Gago ako, pero sana sinabi mo, hindi ganito, gaya ng sinabi mo, gago ka. So you shouldn't ask why I did this. Mahinahong sambit ni Belinda at matapang siyang tumingin kay Van. Nanatili si Van na nakatayo matapos marinig ang sinabi ni Belinda. Hindi siya makapaniwala sa tahimik ngunit matibay na tono ng boses ni Belinda mas matibay at malakas pa iyon kaysa sa anumang sigaw dahil parang nanuot sa dibdila niya ang bawat katagang sinabi nito. You know how much you hurt me, so come on. Don't ask why I hid and didn't say anything to you about Davia because we both know why. Dagdag ni Belinda, ang boses niya'y nanginginig pero hindi na pinilit pang itago ang emosyon. May lungkot na ngiti sa kanyang labi, tila isang alaala ng sakit na hindi na niya kayang burahin. Ngumiti siya kay Van, ngunit hindi yun ngiti ng saya isa itong ngiti ng isang taong napagod na. Sobrang gulo ng isip ko noon, sabi ni Belinda habang unti-unting binabalikan ang mga alaala ng kanilang nakaraan. I was too happy about what happened in Paris. Masayang-masaya ako kasi kahit na wala akong gaanong naramdamang pagmamahal mula sa pamilya ko maliban sa lola ko, biglang dumating ka sa buhay ko na talaga namang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi ko akalain na mararamdaman ko. Huminga ng malalim saglit si Belinda saka nagpatuloy sa sasabihin. I was happy because you were there. I was so happy dahil may asawa ako na gaya mo, na pinapasaya ako kahit na minsan alam ko sa sarili ko na hindi naman ako perpekto, tapos after our vacation in Paris, hindi ka na nagparamdam, tapos biglang nalaman ko na nilapitan mo lang pala ako para saktan, para paghigantihan at para durugan.
I was too broken and messy kasi hindi ko alam kung anong nangyayari. Then suddenly I learned that I was already pregnant, pero may fiancé ka pala tapos kabit pala ako. Parang tanggang, natawa si Belinda nang maalala ang nangyari noon. Akala ni Belinda ay siya ang asawa noon, but her life was like a fiction book, that suddenly. Siya pala iyong kabit, parang isang libro ang buhay ko, Van. Akala ko ako ang bida, pero ako pala ang villain sa buhay ng iba. Ngumiti siya ulit, sobrang mapait ng pagtawa niya and the sound echoed through the quiet kitchen. She wasn't laughing because it was funny, she was laughing because it was too painful to cry anymore. God knows how much I wanted to tell you about our baby. God knows, Van, pero masyado nang magulo. Masyado nang masakit, and then suddenly gumuho na talaga ang mundo ko when I heard the news that you and Zai are already married. Tumulo ang mga luha sa mata ni Belinda nang maalala ang araw na iyon. Akala niya hindi na siya iiyak, but then, she's wrong when her tears started flowing again. Ang mga huling salita ni Belinda ay binitiwan niya ng may pait. Masakit balikan, pero iyon ang katotohanan na pilit niyang tinanggap. Para siyang bida sa isang malungkot na nobela, isang babae na akala niyang siya, pero sa huli siya pala ang ibang babae ang kabit. Noong mga panahong iyon, hindi niya alam kung kaya ba niyang maging isang mabuting ina, kung kaya ba niyang maging isang ina. Takot ga takot siya at halos hindi alam ang tamang gawin. And if you are going to ask me kung plano ko bang ipaalam sa iyo bago kami umuwi rito sa Pilipinas. Malalim na huminga si Belinda, halatang pinag-isipan ang bawat salita bago niya ito bitawan. I'm going to give you an honest answer. Pinunasan niya ang mukha, tila tinatanggal ang lahat ng emosyon at iniipon ang lakas para harapin ang katotohanan noon ay pilit niyang iniiwasan dahil sa pag-iisip ng maraming bagay. Hindi ito madaling pag-usapan, pero alam niyang kailangan na itong pag-usapan para sa kanila at para sa anak niya rin. Huminga si Belinda ng malalim at saka umiling, bumibigat ang dibdib niya habang sinasabi ang mga susunod na salita. Yes, she's your daughter. Walang duda doon. Kamukhang kamukha mo nga, hindi ba? Naiinis nga ako kasi ako naman iyong naghirap ng 9 na taon, pero ikaw ang kamukha. Natawa ng kaunti si Belinda nang sinabi iyon, pero nagseryoso rin naman habang nakatingin kay Van, pilit na pinipigil ang namumuong luha sa kanyang mga mata. So iyon nga, I had no plan on telling you about Davia when I came back here and brought her home with the whole family. I didn't even tell others about you as Davia H's father kasi wala akong planong ipaalam sa'yo. Ni hindi alam ng mga pinsan ko ang naging relasyon natin. And may reason. Tumigil si Belinda saglit. Habang nagsasalita si Belinda, ramdam ni Van ang unti-unting pagbagsak ng mundo niya. Tahimik siyang nakatayo, ngunit sa loob niya ay parang may bagyong humahampas. Bawat salita ni Belinda ay parang mga kutsilyong humihiwa sa puso niya, masakit, mabigat, at hindi niya malaman kung paano tatanggapin. Dapat ba siyang magsalita o hayaan na lang si Belinda? Halos hindi na niya malaman kung paano kikilos. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nararamdaman niya ang isang malalim na kirot, hindi lang dahil sa ginawa ni Belinda, kundi dahil sa katotohanang hindi siya naging bahagi ng buhay ng kanyang anak. Wala akong planong sabihin sa iyo ang tungkol kay Davia. Una, dahil masaya na kami ni Davia, pangalawa, dahil kasal ka at ayoko nang makigulo pa, saka ayokong matawag ang anak ko na isang bastarda, so I never thought that I needed to tell you about Davia H's existence kahit na nandito na ako sa Pilipinas. Matapang na sambit ni Belinda kahit na nanghihina siya sa pagtitig ni Van sa kanya. Those eyes were really so powerful, na talaga namang nakakapagpahina ng sobra kay Belinda. Nang marinig naman ni Van ang sinabi ni Belinda na masaya na sila ni Davia, biglang lumamig ang loob niya. Para bang tinanggal sa kanya ang pagkakataon na maging ama. Ang buong ideya na wala siyang kinalaman kay Davia ay parang tinik na humaharang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipaglaban ang karapatan niya bilang ama, pero hindi niya magawa dahil alam niyang tama si Belinda sa lahat ng sinabi nito. Hindi mapagtanggol ni Van ang sarili dahil alam niyang tama si Belinda at alam niya kung gaano kagulo ang sitwasyon noon, but the pain really makes Van weak right now. Isa, but when I learned that you are already divorced, I wanted to get the opportunity to tell you about Davia. Hindi ko plinano noon, pero naisip ko na mas maigi kung malaman mo rin.
Pinapaalis kita kanina because I wanted to talk to Davia first kasi wala rin siyang alam tungkol sa'yo. Davia didn't ask about who is her father is even she is smart, so I wanted to talk to her first, pero wala na. You already saw her and I know you deserve to hear my explanation. I know my sorry is not enough, but I still want to say that because I know, even with everything that happened, you also deserve to know about Davia. Mocking humina si Davia ng malalim. Pero sana maintindihan mo kung bakit ko iyon ginawa. At saka huwag mo akong tanungin kung bakit ko iyon ginawa dahil talagang hindi ko mapipigilan ang suntukin ka. Good morning. Ang sakit ng ulo ko. Tumigil bigla si Belinda sa ginagawa niya nang pumasok si Gray sa kusina at marinig ang boses nito. Pareho sila ni Van na natigilan kaya naman napaayos si Van sa pagkakatayo niya. Belinda immediately turned back to what she was doing, pretending to focus on cooking, habang si Van ay napapikit, pero nanatili lang sa kinatatayuan niya at walang planong umalis doon. Oh, Kuya Van, what are you doing here? Nasa resort yung iba, di ba? Hanggang sa enpanse ni Gray ang presensya ni Van sa kusina at hindi nito naitago ang gulat. After Gray said that, lumapit siya at agad na niyakap si Van bilang pagbati. Good morning, Van replied calmly habang tinatanggap ang yakap ni Gray. Ang mga mata niya, bagamat matamlay, ay patuloy na nakatingin kay Belinda na nakatalikod sa kanila. Tahimik lang si Belinda at nagpatuloy sa pagluluto. Palihim niyang pinunasan ang luha na nasa mukha niya at inayos ang sarili. Pinipilit at sinusubukan niyang itago ang tunay na nararamdaman habang nakatalikod kina Gray at Van. You didn't answer my question, Kuya. What brings you here so early? Ang aga mo, ha? Muling tanong ni Gray habang lumapit siya sa refrigerator para kumuha ng fresh milk. Why? Bawal na ba ako rito? Tanong ni Van, pero ang mga mata niya ay muling bumalik sa direksyon ni Belinda na abala sa pagluluto. Van wants to talk Belinda more, pero hindi naman niya magawa ngayon dahil sa kasama na nila ni Gray. Napagtagpi-tagpi na ni Van ang lahat and it's really make him hurt and disappointed at the same time. Disappointed, hindi kay Belinda, kung hindi dahil sa sarili niya. Now, Van is thinking na wala siyang kwentang tao at ama. Ano yan, nagdadrama ka? Alam mo namang you're always welcome here, kuya. Dani mo talagang alam, natatawang sagot ni Gray habang umiilim. Tila hindi siya sanay na marinig ang ganoong tanong mula sa kuya niya. So, can I stay here tonight? Tanong ni Van habang seryosong tinatitigan si Belinda, na natigilan sa pagluluto matapos marinig iyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang iglap bago mabilis na iniwas ni Belinda ang kanyang tingin pabalik sa niluluto niya. Of course. Bakit kailangang itanong pa iyan? Malaki ang bahay, kuya. We have so many rooms. Kahit dito nga kayo tumira ng magiging anak mo ay ayos lang, tiyak din naman na magugustuhan ni Tito Edie kapag dito ka na rin, walang magiging problema. Actually, we'd be more than happy to have you here, sagot ni Gray na tila walang kamalay-malay sa tensyon na namamagitan kina Van at Belinda. Gray just said that according to what she feels. Really? Van smirked and shifted his gaze towards Belinda again, habang si Gray ay abala sa pagsasali ng fresh milk sa kanyang baso. Oo nga, sagot ni Gray nang may bahagyang pagkabagot matapos isara ang refrigerator. Pagkatapos ay lumapit siya kay Belinda at niyakap ito mula sa likod. Good morning, Belinda. Cooking champurado for Davia. Tanong ni Gray habang sinisilip ang niluluto ni Belinda. They all know that champurado is Davia H's favorite. Tumango si Belinda at bahagyang ngumiti kay Gray. Yes, gusto kong bumawi sa kanya kasi ilang araw akong wala sa tabi niya, mahinang sambit ni Belinda habang si Van ay nanatiling tahimik sa kanilang usapan. Oh, ang swerte talaga ni Davia na may mama siyang gaya mo kapag nakita ko yung pesteng daddy ni Davia, mag-asawang sampal talaga ang ibibigay ko sa kanya. Siguradong di papatalo ang mga pinsan natin santukan na agad ang kasunod, sambit ni Gray habang umupo sa high chair malapit kay Belinda, nang ngalaito rin ito, pero sa huli ay natawa na lang. Yumigting naman ang panga ni Van sa narinig.